Pero isa lang ang sigurado na gusto namin. Gusto namin kumain. Welcome back mga kasaging at welcome sa mga bago pa lang dito sa channel. Click nyo na yung subscribe button para maging isa na kayo sa mga kasaging dahil nga saging lang ang may puso. Ilang araw na naman pala at dadating na yung araw na tinatawag nating araw ng mga puso. May ka-date ka na ba? Alam mo ba na sa panahon ngayon may mga lalaki pa rin na pangmatagalan. Yung tipong hindi sila titingin sa physical mong kaanyuan. Instead, titingin sila dun sa kung ano yung katangian mo. O yung nasa loob mo. Or yung qualities mo. Itong mga lalaki na to, hindi sila basta-basta nanliligaw. Sinisigurado muna nila na yung liligawan nila is worth it dun sa effort and sa love na ibibigay nila. Kaya naman in this video, bibigyan ko kayo ng mga qualities o katangian ng isang babae na hinahanap ng isang lalaki. Simulan natin yan sa number 1, yung babaeng marunong makisama. Ito yung tipo ng babae na kapag kausap mo, kasama mo, eh kaya mong magstay ng matagal kasi komportable kang kausap siya. Sasakyan niya yung mga jokes mo, mag-open siya ng mga topic na pwede niyong pag-usapan. Hindi niya ipaparamdam sa'yo na boring kang kasama. Hindi niya ipaparamdam sa'yo na parang wala kang kausap. Dadamayan ka niya sa mga panahong malungkot ka. At para sa akin, mas okay pa tong katangian na to kaysa dun sa panlabas na anyo. Kasi tong bagay na to, timeless. Yung physical na itsura, kukupas yan. Pero yung katangian na to, habang buhay yan, kasama mo. Number 2, yung babaeng maalaga. Meaning may care siya sa mga bagay-bagay. Hindi niya tinitignan yung negative sa isang bagay. Instead, nagpapakita siya ng simpatya. Mahalagang katangian to ng isang babae kasi ito yung counterpart ng katangian naming mga lalaki. Kadalasan yung pagiging strong. So ito yung magbibigay ng balance dun sa relationship. Gusto kasi naming mga lalaki yung feeling na inaalagaan kami. Ewan ko. Pero feeling kasi namin worth it lahat ng pagod sa mga ginagawa namin araw-araw. At sa pag-aalaga, na-feel namin yung security. Feeling namin secure kami. Number 3, yung babaeng supportive. Ikaw ba naranasan mo nang hindi ka supportahan dun sa bagay na gusto mong gawin o ginagawa mo? Though hindi ka pa successful, pero hindi maipakita sa iyo ng taong mahal mo yung suporta. Masakit sa pakiramdam na yung taong nag-iisang tao bukod sa pamilya mo na dapat nasa tabi mo, aalalayan ka, i-cheer up ka, eh siya pa yung tao na maglulubog sa iyo. Kaya naman isa sa qualities na hinahanap ng isang lalaki sa isang babae ay yung pagiging supportive. Kasi kaming mga lalaki, pag meron kaming gustong gawin na isang bagay, ginagawa namin to with passion. Minsan, hindi nagiging maganda yung resulta o kinakalabasan ng mga bagay na ginagawa namin kahit binubuhos na namin yung best effort namin o yung buong passion namin dun sa bagay na yun. Hindi pa rin nagiging maganda yung resulta, pero hindi kami sumusuko. Kaya naman kailangan namin ng tao na hindi i-judge yung ginagawa namin at susuportahan kami no matter what, o kahit ano pang mangyari. Yung tao na magsasabing, kaya mo yan, nandito lang ako. O, alam kong kaya mo yan, huwag kang susuko. Sabi nga sa isang quotation, behind every successful man, there is a woman. Number 4, yung babaeng masarap magluto. Nilagay ko to kasi para sa akin at dun sa mga tao na pinagtanungan ko, para lang makasigurado kung parehas kami ng gustong katangian sa isang babae. Itong pagiging magaling sa pagluluto, eh, kumbaga sa lalaki, pogi points. So, sabihin natin ganda points pagdating sa babae. Kasi karamihan sa mga lalaki, hindi ko nila lahat, pero karamihan sa mga lalaki, wala kaming pakialam dun sa status ng katawan namin. Tumaba man kami, pumayat man kami. Pero isa lang ang sigurado na gusto namin. Gusto namin kumain. At alam nyo ba, girls, na mas sumasarap, nag-iiba yung lasa, mas sumasarap yung isang pagkain kapag kayo ang nagluto. Para sa amin, sobrang sarap nito. Kahit na sabihin nilang hindi. Hindi naman kasi yung ingredients o yung way ng pagluluto o yung proseso ng pagluluto yung nagpasarap eh. Kundi yung alam namin na ginawa nyo yun o niluto nyo yun with all your heart and effort. Kaya mas sumarap yung pagkain. Kaya naniniwala ako dun sa kasabihan na the best way to a man's heart is through his stomach. Number 5, yung babaeng malambing. Pagiging malambing ng isang babae, para sa akin, ito yung way nila para ipakita yung soft side nila. Dito sila pinaka-vulnerable. Ito rin yung paraan nila
o pagpaparamdam nila sa atin na how comfortable they are kapag kasama tayo. At ito lang din yung acceptable na time kung kailan sila dapat maging isip bata or childish. Dito pinakabagay yun, pag oras na naglalambing sila. Hindi ko alam pero sobrang effective nitong paglalambing sa atin. Yung kahit na sobrang galit mo, tapos ginawa nila to, kaya nilang i-shift yung mood mo, yung galit mo. Napaka-powerful nitong paglalambing. Kaya niyang i-solve yung mga problema. So, yun yung 5 qualities na hinahanap ng isang lalaki sa isang babae. Marami pang iba na qualities, pero para sa akin, ito yung 5 na pinaka-importante. Kasi kapag meron ka nitong 5 na to, sasabay na yung iba. Tumitingin kami sa gandang physical, pero tumatagal kami sa gandang ugali. Pansamantala lang yung physical na yan. Kung hindi naman maganda yung qualities niya, yung katangian niya, hindi rin kami tatagal doon. Yung gandang physical kasi, nasa kung paano na lang namin i-appreciate yung ganda eh. Kung paano na lang namin tignan yung salitang ganda. Wala naman kasing ginawa yung Diyos na pangit. Naniniwala naman ako doon. Kung nagustuhan nyo tong video na to, click nyo na yung like button dyan sa baba. At kung hindi ka pa isa sa mga kasaging natin, click mo na yung subscribe button at yung notification bell dyan sa tabi para maging isa na kayo sa mga kasaging. Dahil nga saging lang ang may puso. Huwag nyo rin kalimutan na i-follow ang aking Facebook page, Naked Banana TV. Kung may gusto kayo pag-usapan, lagyan nyo lang sa comment box below. Kita-kits tayo next video. Naked Banana TV. Peace out.